nangangarap sa ating mga Pilipino na makarating ng Amerika para umangat ang buhay at magkatrabaho. Pero iba itong nakilala naming si Inday Ronin. Pinapanindigan ang trabaho niya doon na pangangalakal ng basura. Opo, bumiyahe pa siya papuntang USA para mangalakal ng ganyang mga basura. Pero may kwento naman sa likod ng kanyang desisyon na yan ay gawin. Kaya eto na, dala namin ang kwento mula sa USA, itong si Inday Ronin kung bakit nakilala siya ngayong Pinay Basurera ng Amerika. Ayan na mga kaibigan, oh, sobrang dami ang daming laman ang basura mix. Hindi ito sa tambakan ng basura sa Payatas. Ito ay tambakan ng basura sa Florida, USA. Ayan mga kaibigan, umaapaw ang mga ngayon. Pinay ang nangangalakal ng basura dito. Ang pangalan niya si Rona Melash. Inday Ronin is back mga kaibigan. O mas kilala bilang si Inday Ronin. Kaya luksuhan na natin ang baka. Paano ba nangyari na umalis siya ng Pilipinas para mag-dumpster diving? O sumisid sa mga basurahan sa Amerika. Karaniwan ng ibang tao pupunta sa Amerika para maging nurse, caregiver, maging professional, white-collar job. Bakit ito ang pinili mo? Nakikita ko lang kasi na maraming laman yung mga dumpster. Hindi mo talaga pag-aayawan yung mga pagkain. Ito yung gusto ko talaga. Mm. Ah, barbarian ang gusto mo. Para tayong pusa dito dahil. Malinis naman mga yan kasi oh, lahat donut lang. Parang nag-grocery si Inday Ronin sa mga nakukuha kasi niyang maraming pagkain at mga gamit. Oh, wow. Di ba yung mga Amerikano, parang hindi pa masyadong gamit, tinatapon na. Exactly, ma'am, yes. Example, bibili sila, like example, mga damit. So, yung iba kasi, pag nagugustuhan nila, pagka the next day, ayaw na nila. Kahit hindi pa ito, meron pang mga tag, dinidispose na po nila. Ganon din sa pagkain, ma'am, for in case may malaking bagyo na darating. Nag-hoarding sila. Yes, meron silang mga stock na mga pagkain. So, minsan sa isang taon, walang bagyo ika nga. Yun, dinidispose din nila ang mga yun. Dami na. Ano yung pinaka naging mga jackpot mo? Natatandaan mo pa ba yung mga tipong, wow, oh my gosh, parang gano'n, yung mga nahanap mo dyan sa mga dumpster na yan? Yes, ma'am. Marami talagang mga wow jackpots. Isa na din itong sinusuot kong necklace. Ito po ay isang silver necklace na tinatapon. It's worth $200 po siya. Tinatapon nila ito dahil merong dent. Oh, halahiko, wala ang ganda. Marami po itong mga earrings, mga bracelets, necklace, tinatapon nila sa isang bag. Hindi ka pa nagpo-full-time dyan. Sideline lang po siya, ma'am, kasi nga, lalong-lalo na sa pagkain, laking tulong po talaga at laking tipid po talaga sa aming pang-araw-araw na consumption sa foods. Let's check right here. Ayun! Mahigit $1,500 o higit sa 75,000 pesos lang naman. Ang natitipid ni Inday Ronin sa gastusin sa isang buwan sa kakakalakal ng basura. Hindi pa naman kayo nagkakasakit kasi sealed talaga yung mga nakukuha niyong pagkain. Never pa po kaming nagkakasakit kasi we make sure po like sa mga karne, we make sure talaga na maayos pa po ito at saka talagang sealed po siya at saka yung mga expiration date. Nagsisirado yung tindahan 8 o'clock. So after that, mga 9 o'clock, doon na kami kasi nga nagtatapon po sila, kinukuha na po namin yung mga bagong tapon. Kaya yung hindi na nila i-display the next day. Hello mga kaibigan, ayan na, oh, daming mga damit. Tinatapon na nila yung mga damit, mga kaibigan. Hello, welcome kay Inday Ronin. Maraming mga damit dito. Wow. Nagsisale ka ba? Anong ginagawa mo? Hindi ko po tinitinda. Talagang sinishare ko po sa kababayan natin mga Pilipino dito. Pinamimigay mo siya. Bakit? Pinamimigay ko po, ma'am, kasi it's a blessing talaga na tinatapon ng mga tao at saka talagang mapakinabangan pa ng marami. Kaya I really want to share to others. So, sa lahat-lahat po, naka like 11 bucks po
akong napadala sa Pilipinas sa mga dinodonate ko po doon. Kaya gusto ko pong kasihan sila yung makatatanggap kasi nga talagang magagamit talaga sa Pilipinas yung mga nakukuha namin nakakalkal dito. O bakit ka naiiyak? Bakit ka naiiyak sa mga pinapadala mo dito? kasi laking tuwa kasi nila, Mami. Laking tuwa nila na nakakatanggap sila ng mga gamit galing dito. Talagang gusto nilang makatanggap ng mga yung mga balikbayan box. So, bihira lang kasi yan ang mangyayari sa kanilang buhay. Kaya, parang nakakataba ng puso. Arangkada na naman si Dayroming, mga kaibigan. May pinanggagalingan pala na mas malalim na hugot ang kanyang pamamasura kahit sa Amerika. Sabahin na natin ito, halong katin, lalabas na tayo dito. Lumaki at nagkaisip sa bukid noon si Inday Roning. Sa pangangalaga ng kanyang lola, habang nasa Maynila ang kanyang nanay na isang kasambahay. Yung mga mayayaman na mga tao dyan sa mga kapitbahay namin, yung mga pinaglumaan nila, binibigay po nila sa amin, like example, mga damit. Parang dun ka nagkaroon ng exposure na, uy, pwede pa naman pala magamit ito, bakit naman kailangan itapon? Talagang ramdam na niya noon ng kahirapan. Masungit man ang panahon, nagliliyab man sa kanyang balat ang init ng araw. Natutunan niyang magtrabaho. Yung lumaki po kami sa bukid talaga na talagang yung kinakain namin is pinagtatrabahuan po namin. Nagtatanim po kami ng mais, mga gulay, at saka nagkukupras po kami. Yung mga extra namin na harvest sa aming bukid, dinadala namin sa palengke. So hindi naman ganun ka-lucky yung kita. So talagang kayang makabili lang ng yung daing. Kasama ang kanyang lola, hindi sila makadaing sa kinakain nilang daing araw-araw. Kaya't bata pa lang ay nangarap na siyang makakain naman ng masarap at makarating sa mayamang bansa, malayo sa mahirap nilang buhay. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! Paano mo naisip pumunta ng Amerika, Inday? Dahil gusto ko talagang yung buhay ko, kahit papaano ay gaganda rin. Makakain ko yung mga gusto ko. Nagkaroon siya ng pen pal na Amerikano na si Wolf na naging paraan niya na makakuha siya ng fiancé visa. Kahit graduate siya sa kursong commerce, hindi siya choosy. Ang importante, maraming trabaho. Naging unang trabaho ko po dito is nagwe-waitress po ako. At saka sa ibang araw, nag-sales lady po ako sa isang mall. Pero dumaan naman siya sa mga pagsubok. Alcoholic po yung unang asawa ko. At saka ako na ang ginagawang nagtatrabaho dito. Ako yung tumutusto sa mga bills sa bahay. Ako na ang pinapatrabaho. So kaya ka natuto talagang rumakit? Kasi nagkaganon yung asawa mo. Yes, ma'am. Nag-aaral ako bilang isang certified nursing assistant. Naging caregiver ako. At saka nakahanap na rin ako ng ibang trabaho na talagang malalaki din ang sahod. Naghanap ako ng inalagaan ko yung isang malaking bahay ng mayayaman kong boss. Naku po, si Inday Roning parang umiikot ang puwet, hindi mapakali sa pagiging raketera sa kasipagan. Housekeeping. Taga-alaga ng mga aso. Good morning, good morning, good morning. Pati ang pagdadrive para sa mga pamilya, caring-caring niya.
Muro tayong Spider-Man ani. Pero ang pinaka-kinareer ni Inday ay ang dumpster diving o pagbabasurera. Ang balita ko ay isa kang talagang matinding raketera. So, lahat ng pwede yatang pasukin, pinasok mo na. Driver ng yes. Ano? Family driver po, ma'am. Yun pong mga emergency, ma'am. Like, hatid sila sa doktor, hindi nila kayang ma-drive yung kanilang sarili, kaya tinatawagan nila ako. Wow! Pareho tayong mahilig sa aso. Marami din akong aso. Pero totoo, ano, Inday, ang mga aso, ang mga hayop sa Amerika, nire-respeto at saka inaalagaan talaga, no? Exactly, ma'am. Parang anak mo na sa pag-grooming nila, sa pang-doctor appointments nila. Kailangan talaga mayroon silang mga special na mga foods for certain dog kasi nga iba't ibang mga breed po sila. Kailangan talaga yung mga vaccine nila is on time talaga yung mga vaccines. Nakakainggit kasi dito sa Pilipinas, ang mga asong galang sinasaktan. Sinasaktan, yes. Sinasagasaan. Alam mo yung ganun, pinapakinakatay. Pero labag na yan sa batas dito. Pati yung pagkain ng aso dito, labag na yan sa batas. Sa Amerika talaga makikita mo for yourself, no? Na talagang may animal rights talaga. Lalabas yung boss ko, ma'am, like 2 hours. Lalabas siya, like go out for dinners. Pinapunta talaga ako niya sa bahay niya para andoon para sa aso. Ganun po sila ka very pahalaga sa aso, yeah. Ito sideline lang ito. Ano yung talagang ginagawa mo? Isa kasi akong housewife, ma'am. Meron akong isang anak na si Christiana. So, ako po yung nag-alaga sa kanya mismo kasi dito po kasi sa Amerika, mahal po talaga magkakaroon ng isang babysitter. Dumating na ba sa punto mo, Inday? Nakakapagod din yung ginagawa mo, ha? Nadaramdaman ko din yung pagod, ma'am, sa dami ng mga ginagawa ko dito. Marami kasi akong mga responsibilidad dito. It's a blessing talaga, ma'am, na meron ka pang trabaho. January 2021, nangyayain si Inday Runing ng kanyang kaibigan para mga lakal sa mga gilid-gilid ng ilang bahay at kalsada. Parang walang tao dito ngayon eh. Parang hindi busy. Ayan oh, maraming mga cardboards oh. Hanggang sa pinuntahan na nila ang malalaking tapunan ng mga basura sa mga mall at mga grocery. Ayan oh, may table oh. At doon, nagsimula ang pagiging dumpster diver ni Inday Runing. Safe naman daw ang kanilang ginagawa. Nagsusuot sila ng gloves, mask, boots sa pagkakalakal sa basurahan. Nakahiwa-hiwalay din ang basura galing sa mga banyo. At mga nabubulok, kaya malinis pa rin ang mga pagkain na nakukuha nila. Oh, still good, eh. Still cold. 3 times a week nila ito ginagawa at hindi sila umuwi hanggat hindi marami ang mapapakinabangan. Minsan, punong-puno ang kotse ng gamit at pagkain itinapon na pero malinis. Okay. Nakakatulong po talaga itong pang-grocery ko sa dumpster diving. Pagdating sa bahay, siyempre, kinuhugasan. Luluto na po tayo. Ang ginagawa ko is i-roasting ko na siya. Roasted ko sa oven. Lagyan ko ng olive oil at saka ang... Wow! Natutunan din ni Inday Runing ang pagluluto ng mga pagkain na dati hindi niya natitikman. Okay lang sa kanya kahit tawagin siyang basurerang chef. Kalimutan ko. Olive oil. Happy family na si Inday sa kanyang second husband, si Chris Melash, na may sariling negosyo. Nagkaroon sila ng anak, ang 2 taong gulang na si Christiana. In the beginning, I was a little like, I don't know if I like that or not. But after a while, I see that she's enjoying it. She's getting some cool stuff. You know, it saves us some money. You know, when she gets the good food. And after that, I'm fine with it. I support it. She enjoys doing it. Some of it she donates. I mean, it's good. Hindi ka nagsisisi.
sa pagpunta mo sa Amerika, tapos kung ano-anong racket ang pinapasok mo, pati pangangalakal? Wala po talaga akong regrets, ma'am, dahil ito talaga is parang it's a learning experience talaga sa sarili ko. It makes me stronger po talaga, maging masipag, maghanap-hanap ng paraan, diskarte sa buhay, paano ka makasurvive. Sobrang dami po. Para kay Inday Runing, blessings ni Lord ang mga nakukuha niya sa dumpster diving o pamamasura, lalo na nang na-stroke at na bedridden ang kanyang nanay na naiwan sa Pilipinas. Yung mga diapers, talagang napapadala ko po doon, mga gloves, gamit na gamit po sa family ko. Yung mga groceries namin weekly, talagang nakakatulong po talaga sa aking mother. Kasi yung budget namin dito, talagang malaki yung tipid, so nakapadala ko. Hanggang kailan ka kaya mangangalakal? Hanggat meron pang mga tinatapon na mga talagang mapakinabangan ka, masaya pa ako sa ginagawa ko na naiish na share ko po itong mga gamit na mga tinatapon nila dito. Hi guys, we are back here on our dumpster diving. Biruin nyo, trending na si Inday Runing sa kanyang mga video vlog. Mahigit sa 188,000 na ang subscribers niya sa YouTube. Ang total views, mahigit na sa 19 million ang nakatutok sa kanya bilang isang dumpster diver. Oh my God, jackpot. Ibang klase talaga si Inday Runing. So we're gonna go to the next stop. Yan po na bes. Talagang walang mahirap kung marunong magsumikap. Basta samahan ng pangarap at sipag. Pasasaan ba't aasenso din ang inyong buhay kahit saan man kayo mapunta. Gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya, oh. Yeah. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.